Good morning, everyone. My respect to our beloved Schools Division Superintendent, Dr. Loida S. Nedea, to our Assistant Schools Division Superintendent for Secondary, Dr. Susan S. Culiano, to our beloved and ever-supportive Education Program Supervisor, Dr. Mariben D. Berha, and also to our very supportive Division Aralin Panlipunan Coordinator, Ma'am Rosemary R. Merania. And also to you, fellow writers, editors, validators, and all participants of this three-day webinar, magandang araw po at makasaysayang araw sa lahat. I'm your first speaker. I'm Francis Hassel N. Pedido, Senior High School Teacher 3 of Pamplona National High School. I'm going to discuss to you the first topic, which is the parts of self-directed learning modules, or also known as SLMs. To begin with, tingnan natin yung unang slide. Not a misconception, but almost the same. Yes, marami sa atin ang nalilito. Marami sa atin ang medyo naguguluhan. Ano ba ang SLMs? Bago yun sa pandinig natin bilang mga teacher. So maraming nagsasabi na ang SLMs daw ay ang supplementary learning materials, self-learning materials, self-learning modules, o tinatawag din self-directed learning modules. Kung titingnan natin, lahat po ng mga nabanggit ay tumutukoy sa SLMs. At ang lahat ng ito po ay parareho lamang ang gustong sabihin. Okay, so on my second slide, what is the legal basis kung bakit meron tayong SLMs? So, as you can see, sa DepEd Order Number 012, Series 2020, dated June 19, 2020, this is the adoption of the Basic Education Learning Continuity Plan for school year 2020-2021 in light of the COVID-19 public health emergency. Isa po sa mga provision doon ay ang learning delivery modalities na gagawin natin sa ngayong taon. So kung makikita natin, may apat na uri po na maaaring gamitin o gawin o i-implement ang ating mga paaralan ngayong panahon ng pandemic. So kung makikita natin, una ay ang face-to-face, pangalawa ang distance learning, pangatlo ang blended learning or combination, and homeschooling. Pero saan dito magpo-fall si SLM? Yes, nasa distance learning po siya. That is modular distance learning. Now, in addition to DepEd Order Number 012, Series 2020, also known as the adoption of the Basic Education Learning Continuity Plan, dated June 19, 2020, they define what is distance learning. Bakit distance learning? Malalaman po natin na ang distance learning pala ay isa sa pinakapangunahing modality na gagamitin natin ngayon kung bakit ipinanganak si SLM. So it is refers to a learning delivery modality where learning takes place between the teacher and the learners who are geographically remote from each other during instruction. This modality has three types: the modular distance learning, the online distance learning, and the television or radio-based instruction. Pero yung focus natin ngayon po ay modular distance learning. Meron din po magtatalakay ng online distance learning at ng TV and radio-based instruction sa ating webinar. So ang focus ko lang po ngayon ay paano gumawa ng modular distance learning at ano ba yung mga legal na pinagbasehan kung bakit tayo ay gumagawa ng SLMs sa ating mga paaralan, sa ating mga division, sa ating regional office, at makasama na rin dyan ang central office. Another legal basis natin ay ang DepEd Order Number 018, Series 2020, dated July 20, 2020, or
the policy guidelines for the provision of learning resources in the implementation of basic education learning continuity plan. In this DepEd order, my fellow participants, they define what is self-learning modules or SLMs. But don't be confused, what is SLMs and what is alternative delivery modules? Halos magkaparehas lang po sila. Actually, mas nauna si ADM kasi si ADM ay ginagamit na nila ito noon pa man. Ito ay applicable po doon sa mga nagtitake ng alternative learning system, yung ALS. At samantalang iba naman ay kumukuha ng open high school program. Dahil po nga nagkaroon ng pandemya, so ang DepEd ay nag-design ng isang panibagong modality dahil sa distance modular learning, ito na, yung self-learning modules. So makikita natin, dinefine dito ng DepEd na ang SLMs ay self-contained, self-instructional, self-paced, and interactive learning resources for public schools intended for learning a specific topic or lesson where the learner interacts actively with the instructional material rather than reading the material passively. SLMs become an ideal learning resource and therefore a priority in remote or distance learning, where a teacher is unable to provide the constant instructional supervision and guidance in a classroom setting. SLMs have been used by DepEd for its ADMs during disasters or in situations where learners have difficulty for daily school attendance. Now, in the COVID-19 has compelled the use of SLMs on a large scale. That's the reason why we have this SLMs po. Nagilagamit natin this school year 2020 to 2021. Okay. Parts of SLM. Our source is the Regional Memorandum Number 36, Series 2020. So, ito po yung pina-follow ng region na suggested parts of the SLM. So, kung makikita natin, ang unang parts ay front cover, copyright page or the Republic Act 8293, the title of material or introduction, objectives, wherein doon natin makikita yung most essential learning competency, vocabulary list, pretest, the learning activities or the lecture of the lesson, the practice task 1, 2, 3, the post-test, the assignments or the additional activities, and the answer key. So ito po ang binigay na suggested na parts ng self-directed learning modules ng ating region, ang Region 5. That is according to Regional Memorandum Number 36, Series 2020. Okay. So dito may makikita tayo sa table ng tatlong mga pagkakaiba-iba ng mga SLMs. SLMs na dinesign ng region at SLMs na dinesign ng ating Division of COMSUR para sa Araling Panlipunan at para naman sa Humanities and Social Sciences or HUMS. So kung makikita natin, minodified ng ating division ang ibinigay na parts of SLM at hindi natin ito binago. Nandun pa rin yung mga ibinigay ng region at ito ay minodified lang natin at may inadapt tayong mga kinakailangan ng mga parts para mas lalong mapaganda ang ating self-directed learning modules. So kung makikita natin, sa Araling Panlipunan, nandun pa rin yung front cover at sa HUMS ay nandun pa rin yung copyright, pareha. Pero sa Araling Panlipunan, ito ay panimula. Samantalang sa HUMS ay what I need to know. Sa AP ay mga layunin, samantalang sa HUMS ay objectives kung saan dito makikita yung most essential learning competency, yung most essential learning competency code, at yung unpacking of most essential learning competency.
Opo, mamaya, pakatapos ng aking discussion, yung sunod na speaker ay itatalakayin niya ang kung paano natin ginagawa ang unpacking of most essential learning competency at kung bakit kinakailangan natin i-unpack ang ating mga most essential learning competency. Okay. So after the objectives is the vocabulary list or talahulugan sa Araling Panlipunan. Sumunod nito ay ang panimulang pagsubok, what I know naman sa UMS, balikan sa AP, samantala sa UMS ay what's in, tuklasin, what's new sa UMS, mga gawain sa pagkatuto, or what's it sa UMS, pagyamanin na kung saan makikita ang pagsasanay 1, pagsasanay 2, pagsasanay 3, samantala sa UMS ay what's more, kung saan makikita ang practice task 1, practice task 2, practice task 3. Pagkatapos magsanay, magkakaroon ng isa-isip or sa UMS ay what I have learned. Sunod ay isagawa. Sa UMS naman ay what I can do. After nito ay ang pangwakas na pagsubok. Sa UMS ay what's the score. After nito ay ang karagdagang gawain. What's more to do naman sa UMS. Sa AP ay karagdagang gawain sa pagbasa o pagsulat. Samantala sa UMS ay additional activities in reading or writing. Pagkatapos po dito ay susi sa pagwawasto or answer key sa UMS. Sanggunian, what are my sources sa UMS? Sa AP ay patungkol sa may akda at about the author naman sa UMS. We will discuss this po one by one para mas lalo nating maintindihan yung kabuuan ng ating parts ng ating SLMs. The first part of SLMs is the cover page. So as you can see, my fellow participants, you will see two examples of the cover page. One from Araling Panlipunan 10 or ang kontemporaryong issue at ang sa senior high school or sa UMS ay Introduction to the Philosophy of the Human Person. So kung makikita nyo, halos magkapareho pero meron din pagkakaiba. Ano ang mga nasa laman ng cover page? Nandun yung mga characters, labels, and icons. Kung makikita natin yung sa upper left, yung senior high school label na na-color red, samantalang 10 naman sa grade 10, sa contemporary issue. Sa upper right, matatagpuan natin yung DepEd logo. Sa center, nandun yung name of the subject. At yung name of the subject po, ang font size niyan ay 38. At ng font style nito ay Bookman Old Style. Also, in the center, makikita natin yung quarter, module number, and the module title. Ang font size po nito ay font size 26, Bookman Old Style. Part of the center also, we can see the picture related to the topic or the lesson or the cover photo of the said module. So, ito po yung official na cover design or cover photo para sa Araling Panlipunan 7 to 10. At ito naman ay para sa lahat ng mga nagsusulat ng module para sa Humanities and Social Sciences. So, in the lower right naman po, matatagpuan natin yung government property na nakasulat na not for sale at the same time. Opo, so kinakailangan ilagay yon. Dahil ito po ay hindi ipinagbibili. Ito po ay libre ipinabibigay ang module. Also, part ng center, matatagpuan po natin yung DepEd seal ng Region 5. Opo, kasi we are part of the Region 5 at ang region ang isa sa mga pangunahing nag-initiate na nakarating sa division natin. Kaya ilalagay din natin yung seal ng region para patunay na ang ating mga module ay dumaan sa quality assurance validation ng ating region. At kung makikita natin, the cover design or the whole cover is white. On the second part, this is the copyright page and the development theme of the module.
ano ba yung makikita natin dito sa copyright page? Siyempre, nandun yung title of the subject sa pinakataas, yung quarter and week, at yung module number. At hindi mawawala sa copyright page yung mismong copyright or the Republic Act 8293 or the no copyright shall subsist in any work of the government of the Philippines. Opo, pinaka-importante yon na dapat parte ng ating module. Actually, lahat naman, pati libro, ay meron nito. Patunay na dumaan sa maayos na validation, patunay na dumaan sa maayos na quality assurance evaluation ang ating SLMs. Aside from that, makikita natin yung development teams of the module. Matatagpuan doon yung pangalan ni writer, sino yung editor, sino yung reviewers, sino yung language editor, sino yung illustrator, sino yung layout artist. Okay. So, dito po, napaka-importante ito dahil dito matatagpuan kung sino ba yung nag-develop ng ating module. Sino ba ang gumawa at sino ang nag-ayos. Parte rin ng copyright page ay nandun din yung pangalan ng ating regional director sa taas, yung assistant regional director natin. Dito, sa slide na to, makikita natin na mas malinaw na ipinapakita sa development team of the module yung writer, yung editors, yung language editors, yung reviewers, illustrator, at layout artist. So, nandito po lahat yun. Kung makikita nyo, may mga pangalan na ng paaralan o pangalan ng lugar kung saan ang galing. Kasi dapat kasama yun dito dahil doon po sa ating module na i-validate ay aalisin na yung about the author. Yung information ng author at ng iba pang mga nagsagawa ng pag-develop ng ating module ay ilalagay na lang dito. Kasi hindi na yun isasama sa pag-print. Pero sa pag-submit nyo po ng inyong module, ay kailangan may about the author pa rin para makilala na nag-validate kung sino kayo. Part 3. Sa Araling Panlipunan, ito ay ang panimula. Samantalang sa UMS, ito ay What I Need to Know. So, ang makikita nating halimbawa ay sa UMS, sa philosophy. So, ano ba yung nandito sa panimula? So, dito makikita natin yung objectives are meant to tell the learners what they might be able to do as a result of their learning. A statement of objectives helps the learners to understand the thrust of a unit and to organize their study accordingly. This identifies the module or activity sheet. It may include a brief rationale or the introduction on what learners will learn. Keep it short, 1 to 3 sentences. Use the second person conversational style so that you are speaking directly to the learner. Use short sentences with appropriate terminology. So, as you can see, so this is an introduction from the subject philosophy in the topic about society. Ito naman ay isang halimbawa ng panimula ng Araling Panlipunan 10, kontemporaryong issue. So, kung makikita natin dito, may nakalagay, magandang araw. Sa puntong ito ay mayroon ka ng ganap na kaalaman sa konsepto ng kontemporaryong issue. Sa module na ito, ay malilinang ang kaalaman, konsepto at kaisipan ninyong mga mag-aaral sa kasalukuyang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas. So, ganito yung mga example ng mga introduction na ipinapakita natin sa isang module sa parts ng panimula. Part 4 ng parts of SLM ay ang mga layunin para sa Araling Panlipunan at objectives naman para sa UMS. So ano ba yung description na dapat natin makikita dito? So this must come from the most essential learning competencies or the MELC. Dapat meron din itong MELC code at kinakailangan itong i-unpacking. At sa unpacking, kinukonsider natin yung tatlong main domain or objectives. Ito ay dapat cognitive, affective, at psychomotor. So kung makikita natin dito sa halimbawa ng
AP 10 na most essential learning competency, natatalakay ang mga kalagayang suliranin at pagtugon sa isyong pangkapaligiran ng Pilipinas. Mapapansin nyo, walang MELC code. Oo, meron daw po kasi yung mga MELC na walang code doon sa Bilagolag DepEd. So, pwede din po, kung may MELC code, ilalagay natin. Kung wala, at is. Pero kung meron, pwedeng makuha sa dating curriculum guide natin, mas maganda, ilagay natin ulit. Pero kung wala, i-at is na lang natin. Basta lang follow tayo sa MELC. So kung makikita natin, may tatlong layunin. At itong tatlong layunin ito, ito yung tinatawag na unpacking of most essential learning competency. Yung isang most essential learning competency ay in-unpack gilawang tatlo para mas lalong maintindihan. Tig-breakdown natin through cognitive, affective, at psychomotor. So, nandito halimbawa lang, cognitive niya ay naiisa-isa ang kalagayang pagkapaligiran ng Pilipinas. Ang affective niya, nailalahan ang kahalagahan ng pag-aaral ng kalagayang pagkapaligiran sa sariling pamayanan at sa dahilang mga pangyayaring ito sa bansa. At ang kanyang psychomotor ay nakakagawa ng advocacy campaign tungkol sa kalagayan, suliranin, para matugunan ang mga isyong pagkapaligiran. Mapapansin din ninyo sa layunin ito, ang teacher na gumawa nito ay nilagdagan niya pa. Ano ba yung mga kagamitan na kakailanganin ng bata sa pagsagot ng module? So meron dito mga larawan, papel, ballpen, pangkulay at gunting. Okay, ito naman ay para sa philosophy under Humes. Kung makikita natin, ang most essential learning competency niya ay recognize how individuals from societies and how individuals are transformed by societies. Ito yung pinaka-MELC. Kung makapansin nyo, meron siyang MELC code. At yung MELC ay in-unpack natin. So from being recognizing how individuals, so meron ng tatlong domain. Cognitive, affective, at psychomotor. Mamaya, sa unpacking, ituturo sa inyo kung paano mag-unpack. Pero dito sa presentation ko, so papakita ko na sa inyo kung paano ko in-unpack yung MELC ng philosophy. So yung unang unpacking from cognitive is discuss how individuals form societies and how individuals are transformed by societies. Affective niya po ay distinguish carefully the significant role of the human person in the society, at ang kanyang psychomotor ay create a slogan that can show the significant role of the human person in society. Part 5 ay ang talahulugan para sa aralin panlipunan, vocabulary list para naman sa Humes. Anong matatagpuan natin dito? Dito, matatagpuan ng mga iba't ibang mga salita na kung saan makikita, matutunghayan at mababasa ng ating mga learners. So, paano ba ginagawa ang vocabulary list o at talahulugan? So, according to the description, dapat ito ay alphabetical order. Dito rin matatagpuan ang mga list and define all the keywords and short phrases that appear in the module. Ano ba yung pinaka-purpose kung bakit mayroong talahulugan? The purpose of this is to identifying and providing simple definition of these terms to help learners use them approximately in the context. Lalo na kapag nagbabasa na sila ng pinaka-lesson proper ng ating module. So meron dong mga hindi masyadong naiintindihan ng mga bata na mga salita. So kung merong talahulugan o vocabulary list, makakatulong yun sa kanila. Ngayon, saan ba natin pwedeng kunin ang mga maaaring ilagay natin sa vocabulary list o talahulugan? So, maaaring pwedeng pagkuna natin ang Merriam-Webster, ang Cambridge Dictionary, ang Wiktionary. Lahat po ito ay makatatagpuan online. So, maaaring natin mahanap ito at maaaring natin ilagay dito para maging parte ng ating module. Ngunit, dahil kinuha natin ito online, kinakailangan natin bigyan ng proper attribution. At ilalagay natin yung link
sa pinaka-last part ng ating module kasi pinagkunan natin siya ng ating reference. Paano naman kung ang isang salita ay wala sa mga diksyonaryo o wala sa online? Maaari po tayong gumawa ng sarili nating pagpapakahulugan. Ngunit, sabi dito, kinakailangan mong mag-provide pa rin ng legit na source kung bakit mo na-define ang isang salita na ito. So dito, makikita ninyo ang vocabulary list ng subject na philosophy. Kanina, yung nakita natin ay sa Aralin Palipunan 10. So kung makikita natin, alphabetical order siya, tapos may mga definition na kung saan magbibigay tulong kaalaman sa ating mga learners. Part 6. This is the pretest. Panimulang pagsubok para sa Aralin Palipunan, what I know naman para sa youths. Ano yung pinaka-general description ng pretest? So, it is given to check the learner's prior knowledge about the lesson. It must contain not more than 10 items. So, hanggang 10 items lang po ang gagawin natin. Pinaka-minimum natin dyan ay 5 items. It should be multiple choice with 4 options. Ano yung pinaka-nature niya? It evaluates learner's knowledge and skills prior to starting the module. Anong klaseng level ang ibibigay natin na art of question? So it should be in a gradual psychological unfolding from easy to average level lang. Dahil yung average to difficult ay para po yun sa post-test. At para sa pre-test naman ay easy to average level. Anong mga uri ng mga tanong ang pwede natin gawin o ipasagot sa mga bata? So, dapat ang mga tanong na ito ay analytic, situational, promote critical thinking, and higher order thinking skills. Opo. Iiwasan natin yung mga tanong na kung saan napakababaw, napakadaling masagutan ng mga bata. So, dapat kahit easy or to average level lang ng tanong, so sisikapin natin na makagawa tayo ng mga tanong na kung saan ay mauubliga natin ang mga bata na mag-isip ng mga isasagot sa kanilang mga sitwasyon na kung saan magtutulong sa at mga bata na magpo-promote ng critical thinking or higher order thinking skills. So kung makikita natin dito sa halimbawa, sa AP 10, so ang number 1 niya ay ano ang idinudulot ng malawakang paggamit ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide. So kahit siya ano, ang tanong, mag-analytic siya. Kahit nagsisimula sa mga ano, analytic, situational, at promote critical thinking. So, maganda yung pakagawa ng tanong na ito dahil hindi lang inaalam kung ano, kundi inaalam din kung ano ang mga sitwasyon na kung saan makakatulong sa mga bata para mag-analisa sa isang problema o katanungan. Okay, ito naman ay halimbawa ng pretest sa philosophy. So, pansinin nyo yung number 1 na tanong. Ano po? Kasi mamaya sa post-test, titingnan natin kung nagbago. Oo, kasi dapat yung pretest at post-test ay parallel. Yung number 1 mo sa pretest ay number 1 mo pa rin sa post-test. Ngunit, magkakaroon ng pagbabago. Yung sagot, syempre, kung sagot ay letter A na sa number 1 ng pretest, alangan naman ilagay mo ulit na number 1 letter A sa post-test. Hindi po yun. Magkakaroon ng pagbabago. Dapat kasi ang module at sa pretest ay, at sa post-test ay parallel. So kung mapapansin nyo, ang tanong dito ay, which of the following best describes society? So itong 1 and 2 halos magkaparehas. Samantala, dito sa number 3 question, which of the following situation perform the concept of the consent of the governed? So maraming pagpipilian at pipiliin dito ng mga bata ang pinakatumpak na sagot. So alin daw dito yung nagpapakita ng konsepto of the governed?
So, ayan, may mga option. The President declared enhanced community quarantine. Roman numeral number 2 ay people are obeying physical distancing. Roman numeral number 3 is frontliners perform their duties. Roman numeral number 4 are people going outside with quarantine passes. Roman numeral number 5, children are playing kite outside of their homes. So, pipili sila sa letter A, B, C, or D, ang pinakatumpak na sagot para sa nagpapakita ng konsepto ng government. Ito po ay isa lamang mga halimbawa ng mga analytic, situational, remote, critical thinking, and higher order thinking skills. Okay. Mapapansin nyo na merong let's check the result. Diba 10 items yon na ibinigay natin sa mga bata? So, meron tayong ginawang rating para malaman ng bata kung saan sila umabot. For example, sa pretest, naka 4 to 3 lang sila. So, that's very good. Nakalagay yung adjectival explanation dyan. You can improve your knowledge and continue to learn the next lesson. Ito po ay para sa UMS. Samantalang ito naman para sa AP, kapag naka 3 lang siya, ang nakalagay ay sikaping matuto ang module na ito ang kasama mo sa pag-alap sa bagong aralin. Simulan ito ng masiglang pagkatuto. So at least yung description ng 3 ay makakatulong para sa bata na magpatuloy sa pagbabasa. So ito yung parang rating score natin sa mga bata kung nakailan sila sa pretest. Part 7. Ito yung recap. Balikan sa Araling Panipunan at what's it naman para sa youths. So ano yung pinaka-general na description dito? Actually, ito yung recap activity of the previous lesson nyo. Kung makikita nyo, may nakalagay na task number 1. Ibig sabihin, yung unang task ng bata, unang pagsasanay ng bata ay magsisimula sa balikan. Ano po? So meron ditong halimbawa ng isang pagbabalik-aral. Isang gawaing pagbabalik-aral. Ito naman ay para sa UMS, what's in, ano po, na balik-aral o pagbabalik-aral. May napansin kayo, yung una ay pagbabalik-aral. Ngayon naman sa part 8 ay motivational activity. Diba parang nasa classroom lang ang level? Oo, kasi yung module na ang magiging alternative natin na teacher para sa mga bata. Halos parehong-pareho lang naman ang ginagawa natin sa loob ng klase sa babasahin ng mga bata. Parang dating nasa loob lang sila ng paaralan pero sa paraan ng pagbabasa. So kung makikita natin kung ang una ay pagbabalik-aral, ngayon naman ay pagmumotivate naman na gawain ang ibibigay natin sa mga bata. So, itong halimbawang ito ay para sa Araling Panlipunan. Huwag po kayong mag-alala dahil yung mga module po na ibibigay namin sa inyo ay mga sample na ipinresent namin ngayon ay isesend din po namin sa inyo para meron po kayong gabay. So, yan. Yung pinaka-general description niya ay at least 1 to 2 motivational activities. Related to your lesson or topic, provide mini lesson relating to the new topic. It introduces the new lesson through a short story, an activity, a poem, a song, a situation, or etc. Also, you need to provide input about the concept or a content or a mini lesson. So, para ma-bridge natin from motivational activity to the new lesson. Ito naman ay isang halimbawa ng mini lesson ng motivational activity. Kasi kinakailangan natin magbigay ng kaunting pagbibigay impormasyon para mas maunawaan ng mga bata ang kanilang panibagong leksyon. At ano ba yung koneksyon ng kanilang motivational activity sa kanilang leksyon sa araw na ito? Part 9 ng ating parts of SML ay ang mga gawain sa pagkatuto. Yan ay para sa Araling Panlipunan, samantala what is it naman para sa UMS.
Ano ba yung pinaka-general description ng mga gawain sa pagkatuto? So, it is the lecture about the topic or the competency assigned. Ano ba yung pwede natin pagkuna ng ating gawain sa pagkatuto? So, yung open educational resources. The Wikimedia, the Wikipedia, o the free encyclopedia, kasi kinukonsider natin ito na mga creative commons. Parte rin ng webinar na ito, tatalakayin kung paano ba natin gagamitin ng mahusay, ng tama, at ng ating creative commons, lalo-lalo na ang Wikipedia. Maaari din natin kunan, pagkunan ng ating content ng ating module ay ang mga government sites, kasi yung mga government sites natin ay pag-aari ng gobyerno na kung saan ay maaari natin pagkunan ng impormasyon na kung saan na hindi tayo nakaka-violate ng copyrights. Samantala, yung copyrights pala ay meron din magdi-discuss nito para mas maunawaan natin at maiwasan natin na magkaroon tayo ng tinatawag na third-party issue. So, pansinin ninyo na dapat kapag kukuha kayo ng mga impormasyon, dapat ito ay under open educational resources. Usually, makikita natin na ang mga sites na ito ay nagtatapos sa .gov, .ph, .edu, .org. Sitehaving.com, make sure it is free. Ano po? Minsan, hindi na masyadong pinapagamit yung .com kasi po ito ay for commercial purposes. Masyadong pinagbabawal ito kasi meron itong copyright issues. Yung mga pictures, drawings, illustration, articles may be subject for copyright po ito. Tatalakayin po ito ng mga copyright ng ating speaker para sa copyright. Pas mauulawaan natin kung alin yung mga dapat natin dapat lang nakunin at dapat natin gawin. So, kapag kumuha po kayo ng mga picture, illustration, kinakailangan po na i-include nyo yung title ng picture, yung author, at yung link. Kukunin po ninyo yung link kasi importante yon. At ano yung araw ng pagkuha ninyo kung kailan nyo kinuha yung picture na yon. Kasi kailangan po yon na mailagay din. So, you're going to get the link and copy-paste it and include to your sources. Paano naman kung naubos mo na ang open educational resources at ang creative commons na ang lahat ng mga impormasyon na gusto mong makuha ay wala at hindi available? So, magkakaroon tayo ng alternative dito or option. So, maaaring you can create your own article, feature, lesson based on the mail. Opo. Maaring gumawa ang isang writer, author ng kanyang sariling artikulo na maaring gamitin sa kanyang leksyon. Provided, isa-cite natin yung mga sources nito. At kinakailangan din na duman ito sa quality assurance. Ito ay mga halimbawa ng mga gawain sa pagkatuto or what is it sa philosophy na kung saan ay makikita yung lecture o yung mismong lesson proper ng ating module. Part 10 ay ang pagyamanin o what's more para sa Humes at pagyamanin naman para sa Araling Panlipunan. Ano ba yung pinaka-general description nito? It is the activities as learners to do different things and to take different amounts of time to complete the task. Some of activities are learners to read through a checklist and tick of items they agree with. Some will ask them to write down their first thoughts on a topic. Such tasks may take only a few seconds, but others will take more time. In some subjects, learners need to work out some problems, write reports, or draw a diagram. In a certain other activities, they will be asked to leave the self-instructional module and to do some projects in the community. They will be asked to interview some colleagues or to observe what goes on in the locality. So kung makikita natin, hindi pwedeng lumabas ang bata. So maaaring sa loob na lang ng bahay within their home or sa kanyang community within sa labas nilang bahay pero hindi lang siya lalayo para
ma-perform niya yung ibang mga activity dito. Pero as much as possible, kung po pwedeng hindi nalalabas yung mga bata dahil nasa pandemya tayo, mas mabuti. So tandaan natin na kapag gumawa tayo ng mga activity dito, ay provide activities logically from simple to complex. Dito na po magsisimula yung mga pagsasanay o practice tasks na ibibigay natin sa mga bata. Ano ba yung pinaka-general description ng pagyamanin o what's more? So kung mapapansin natin itong practice task number 1, kayo po ay magbibigay ng sariling pangalan. Ito ay, ang halimbawa dito ay hulaan mo kalagayan ko. So napakaganda yung title. So dapat ito ay varied form in line with objective number 1. Ito yung cognitive. Yung practice task number 2 natin ay in line with affective. At yung practice task number 3 natin ay psychomotor. So itong halimbawa lang aralin palipunan na module ay sa pagsasanay 1 niya ay cognitive. Ito naman ay sa pagsasanay 2. At ito naman ay sa kanyang pagsasanay 3 o psychomotor. So kung mapapansin ninyo, yung unang pinakita kong mga pagsasanay ay para sa araling palipunan, ito naman ay para sa YUMS or sa PHILO. Practice Task 1. Ang title niya ay Shout Out to My Philosophers. Dito naman sa Practice Task 2, Affective, ang title niya ay Give Me 555. Sa Practice Task 3 naman ay Slogan Making. Kung mapapansin nyo, yung slogan making ay may rubrics. At aside from may rubrics, ito ay may scoring. Para alam ng bata kung nakailan siya at ilan yung makukuha niyang marka. Ito po ay mandatory kapag gumagawa po tayo ng mga performance tasks, lalo-lalo na sa paggawa ng module. Ilalagay po natin yon rubrics para may criteria na pagtitingnan ng ang ating mga learner. Part 11. Isaisip o what I have learned. Matapos ang bata o ang learner magsanay, kinakailangan natin na maipaunawa ulit sa mga bata. Ano ba yung pinaka-importante dapat nilang matutunan? So that's why meron pong mini lesson o lecture pa rin at ibibigay, or the synthesis or the summary of the lesson. So sa module natin, meron doon nakalagay dito, may nakalagay tandaan. Ito naman ay halimbawa para sa philosophy na merong naka-outline form ng mga importanteng detalye na dapat matutunan ng bata. So in a form of take note. Part 12, isagawa o what I can do. Matapos magsanay ang mga bata sa mga iba't ibang mga pagsasanay at mapaunawa natin yung leksyon, dadaan ulit sila sa mga panibagong mga pagsubok o mga gawain para mas lalo silang masanay at lalo nilang matutunan ang kanilang leksyon. So ito na yung application part. Usually, mga psychomotor or performance tasks na ang nandito. It is an activity that shall transfer the skills, knowledge, gain, or learn into a real-life concerns or situations. Also, you need to prepare rubrics if needed. Ano po? Lalo-lalo na kung performance tasks. So, kung makikita nyo dito, sa isagawa, ito ay halimbawa lang araling palipunan. So, kung makikita natin dito, meron din siyang pabantayan o rubrics. Ito ay what I can do o isagawa naman sa araling panipunan. Ito ay halimbawa ng activity sa philosophy. Ang title niya ay Give Me More. So magbibigay yung bata ng 5 real life situations. Part 13 ay ang post-test o pangwakas na pagsubok sa araling panipunan. What's the score naman para sa YUMS?
Ano yung pinaka-general description niya? The task given shall validate the concepts and provide more opportunities to deepen the learning. Again, it is a multiple choice type of test. Yung post-test ay parallel to the pre-test. Ito yung nabanggit ko po kanina. 10 items at ang isang item ay equivalent to 4 options. Kanina, ang gradual psychological unfolding niya ay easy to average dahil nasa post-test na tayo, ito ay average to difficult level. Pareho pa rin, dapat ito ay, ang mga tanong ay analytic, situational, promote critical thinking, and higher order thinking skills. O itong tanong na ito, sa pangwakas na pagsubok ng aral ng panlipunan, ay para sa post-test. Katulad kanina sa pre-test, meron pa rin rating. So dito, malalaman na ng bata. Kung kanina ay naka-3 siya, ngayon ay maaaring nakakuha na siya ng 10 at maaaring makukuha siya ng pinakamagandang applause, yung napakagaling. Okay, ito naman ay halimbawa naman para sa philosophy. So kung mapapansin niyo po kanina, yung tanong sa number 1 ay which of the following best describe society? Ngayon naman, sa post-test ay which of the following does not describe society? So ibig sabihin nagkaroon po mga fellow participants ng pagbabago sa paggawa ng tanong. Pareho pa rin yung tanong pero nag-level up lang yung tanong. So dapat ito yung lagi natin tatandaan. Ano po kapag gumagawa na tayo ng post-test. O, dito naman, halos kaparehas lang doon sa aralin panlipunan, meron din silang check the result na po. So, kung kanina ay nakapag 4, 4 points lang yung nakuha niya sa pre-test at ngayon ay naka 8. So, 8 is equivalent to excellent. So, ito ay isang malaking tulong para mas lalong mapadalim at matukoy ng mga bata kung nakailan siya at alam niya yung level ng nakuha niya sa post-test. Lalo-lalo na, ito ay makukonsider natin na summative test. Matapos ang bata ay mag-take ng pangwakas na pagsubok o post-test, ang sunod na part ay ang part 14 o ang karagdagang gawain para sa araling panlipunan at what's more to do naman para sa UMS. So kung makikita natin, in general naman ang gustong sabihin nito ay mga karagdagang gawain na mas lalong makakatulong sa bata para mas lalo niyang maunawaan. Tandaan natin, dapat ito ay inline pa rin sa tatlong objectives sa most essential learning competency at ito ay content-based. Ito naman ay halimbawa ng karagdagang gawain o what's more to do sa philosophy. Ang title ng activity ay Cause and Effect. Part 15, karagdagang gawain sa pagbasa o pagsulat o additional activities naman in reading or writing para sa iyo. Oo. Ano ba yung general description nito? It is any reading and writing activity like reading of article, story, news, or poem to read and to answer in a pen and paper based. Ito po ay isang halimbawa ng karagdagang gawain sa AP 10. Ang title niya ay Guhit, Gupit, Utula. Bakit ba kinakailangan magkaroon ng karagdagang gawain sa pagbasa o pagsulat? So, sinasabi na hindi lang daw tungkulin ng mga English o language teacher ang pagturo ng pagbabasa o pagsusulat. So, kahit tayo ay mga araling panlipunan major at mga humanities and social sciences, tutulungan natin sila para mas lalo nating mapalaganap ang pagbabasa at pagsusulat sa ating mga bata. Kung kaya dinagdag dito sa parts ng ating module ang karagdagang gawain sa pagbasa o pagsulat. Ito naman ay halimbawa ng isang babasahin sa philosophy. Ang title niya ay The New Normal, How Life Has Changed Due to COVID-19 and Tips to Help You Cope. So, napakagandang basahin niya.
para mas lalong lumawak ang kaisipan ng mga bata at madagdagan ang kanilang mga kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa ng iba't ibang mga impormasyon. Lalong-lalo na napapanahon ngayon yung COVID-19. So dapat mas maunawaan natin kung paano makakaiwas dito. Part 16. Ito yung susi sa pagwawasto sa Araling Panlipunan, answer key naman para sa Hughes. Ano ba yung pinaka-general description niya? For teachers' use, provide the key for all the assignments and other activities in the material. This may be included in the module or may remain with the teacher. If there will be an opportunity to check and give feedback to the learners, then answer keys may remain with the teacher. It is also not more than one page only. Provide answers pre-test and post-test. If your activity has an exact answer, please include it from task 1 to 7. Kasi kung bibilangin natin, halos pito po yung lahat na task. If your activity has need to answer open-ended or variation, write the answers may vary. Ano po? O kaya, kung sa Araling Panlipunan ay maaaring tingnan ang rubrics bilang pamantayan sa pagwawasto. Samantalang sa philosophy naman o sa mga UMS subjects, the answers may vary. Okay, so ito yung halimbawa ng answer key sa philosophy. So kung makikita nyo, may pre-test, post-test, at ito naman yung task. Ano po, halos siyam ng task. At yung mga task na yon ay may mga kanya-kanyang mga pangalan. So kung mapapansin nyo, pre-test at post-test lang ang may tamang kasagutan. Samantalang doon sa ibang mga task, ay the answers may vary. Ibig sabihin ay talagang kinakailangan ang bata ay magbigay ng sarili niyang pagsagot para dito. Part 17. This is the references or sanggunian para sa Araling Panlipunan at what are my sources naman para sa UMS. Ano ba yung pinaka-general description niya? So, nandito, these are the list of relevant references used in preparing the learning activities of the module. So, dapat yung pagsasite natin ay in a Chicago format. At kung ito naman ay galing sa mga government website, maaari natin na itong ilagay dito, yung mga link. Sa DepEd Commons, maaari tayong kumuha doon at pwedeng ilagay dito yung mga link. Self or personal documentation. Dapat yung title at kung kailan kinuha yung personal documentation ay ilalagay din po dito. Huwag din kakalimutan yung mga link or URL of the dictionary, article, pictures, and illustration. At huwag din natin kakalimutan na lagyan ito ng proper label kung ito ay pang dictionary, articles, or pictures. Katulad ng halimbawa nito, ito ay isang halimbawa ng sanggunian para sa Araling Panlipunan. So, mapapansin nyo, yung petsa ng pagsaliksik nakalagay, title at yung link, so on and so forth. Ito naman ay isang halimbawa ng kung paano maglagay ng mga sources sa philosophy under Hughes. So, yan, nakalabel po siya at nandun yung mga link. Part 18. Patungkol sa may akda para sa Araling Panlipunan at about the author para sa UMS. Ito yung pinakahuling part ng ating SLMs. Ano ba yung pinaka-general description niya? In a paragraph, not more than 55 words with formal picture. So kung makikita ninyo, yung gumawa po ng module sa Araling Panlipunan ay si Ma'am Raquel A. De Loveres. Shout out po ma'am. Si ma'am ay nakikinig ngayon. Si ma'am ay taga Felipe Panton National High School at ang inyong lingkod. Ako po, Francis Hazel Pedido ng Pamplona High School. So, yung pinakita po namin mga module ay ginawa po namin dalawa.
Ito naman ay ang CI Balik Kasaysayan version 2.0 Kultura Class logo. Ito po ay ilalagay natin sa module natin. Kapag natapos na natin ang module natin, nasa last part ito. Pero dahil ang mga module natin ay isasubmit pa sa region, aalisin muna natin ito sa kayong about the author hanggang lang tayo sa sanggunian o what are my sources. Pero sa kaalaman ng lahat, kapag nag-print na tayo ng ating module, kompleto yung parts kasama yung pinaka-back cover. At ang sa back cover nito ay makikita yung ating CI logo. Ano po yung para sa kultura class? Kasi yung lahat ng mga naggagawa ng module ngayon sa Division Initiated SLMs ay parte po sa kultura class ng ating CI, Division Initiated, na pinamumunuan ng ating Education Program Supervisor na si Ma'am Maribel D. Berha. Thank you very much for your listening, mga kaguro sa Araling Panlipunan at YUMS. Lagi natin tandaan, patuloy nating isaysay ang aral ng kasaysayan nang ito ay magkasaysay at magkaroon ng kulay sa ating mga buhay. Good day and mabuhay po kayong lahat.